mula sa kasaysayan. Tara at ilalalim ng agimatan. Ang sistema na malite. Pagmula sa kasaysayan. Tara at siya sa atin ng lihim ng kabutunan. May ilan ng katanungan kung saan ba nagmula ang agimat ng Cavite na hindi mawawala sa kasaysayan. Iba't ibang may tangan, mga kilang pangalan sa larangan ng antingan. Din to, oh, ibig sabihin. Ilaw yan, oh, may ilaw din siya pero hindi mo akalain ni ilaw, oh. Pag sa UV ray lang na flashlight. Ayun. Yung mga ipinapakita natin mga kantingero, mga pinapakita na nakikita natin sa YouTube. Ito kasi hindi pa ho to pinapalis o hindi pa to tinatawag na hinuhulmahan ng makina mga, o ng mga machine. Europa lang, oh, siya. Europa. Pero pag ito yung napakinis mo na, yung mga nakikita yung hulmado na siya at makinis na ibinebenta o nililimos na sa ibang tao, yun ay tinatawag ng ano na, kumbaga man-made na siya. Man-made na siya. Ito kasi, mismong pinagtipakan mismo to, eh. Hindi pa siya masyadong nagagawa. Kaya yung mga ibang nakikita natin na ano, man-made na ho yun, talagang kinortehan na nila para ano, ito pwedeng ano, gawin nating pangil, oh, 'di ba? Kasi may ano na siya, yun. Gagawin nilang pangil ngayon yan. Tapos sasabihin nila, pangil ng ano. Oh, pwede rin sabihin natin, pangil ng kidlat. Diba? Kasi pangil nga siya. Kasi man-made na ho siya. Pero, ano, more dito, iba't ibang mga bato, iba't ibang mga pangalan, at iba't ibang mga pinanggalingan. Pero, purong kalikasan, mutya kung tawagin. Tapos, ito naman yung tinatawag na prophecy stone. Prophecy stone. Ito dito ako nahihiwagaan, mga kantingero. Kasi para siyang bunga. Kung mapapansin niyo yung tinuturo ko rito, alam niyo po pag pinitas niyo po yung ano, yung ayun no, para siyang puso. Pusong nadurog. Hindi ho siya pusong bato. Hindi, ito ay para siyang ano, kung susuriin niyo maigi, papakita ko. Ayun yung tinuturo ko. Ito. Yan. Tapos iikot to, ah. Kakaiba. Pero ano, yan po. Di po ba? Ayun, no? Pwede mo siyang gawin talagang kwintas, eh. Bubutasan. Hindi, meron siyang... Dito yung ginagawa nila, Commander Leon. Ah, yung ano? Oo, nilalagyan nila dyan. Tapos poxy. Lalagyan na yung poxy. Tapos, doon, makikita mo talaga yung creativity. Huwag mo na siyang, ano, papalis. Huwag mo na siyang, ano, imamanmade. Talagang, ano na siya. Maganda to. Tapos, ilalagay mo sa bewang. Hindi na ikukwintas. May bisa ho ito. Dahil kada punta ko rito, ito agad ang pansinin sa akin na hindi ko mawari kung bakit, pero may iba to, may kakaiba rito. Kaya mas maganda yung ginagawa nga nila Commander Leo, shoutout na rin doon. Yun, yung nilalagyan nga ng ano, para magkaroon siya ng ano, no, buhay. Tapos tatalian mo siya sa bewang mo, tinatawag nilang habak. Pero mas maganda, habang may ganito ka, siyempre, lalagyan mo pa rin, papakainin mo pa rin ng orasyon para mas talab, mainam. Tapos ito naman yung Rhodonite. Iba naman yung para siyang ano, para siyang pinagtipakan ng tiles, pero kakaiba yung bato niya. Pink yung loob. Ayan. Kakaiba. Dito, ano, Maestro Migo, sa mo ano to? Paano ka kumulik niyan, no? Dati nung una, kinukulikta ko lang to. Kasi ano eh, nagka-interest kasi nag-aral nga ako ng spiritual. Tapos yung unang mga aral ko, puro Western. Wala pa dito sa ano, yung mga Pilipinas. Kaya ito yung mga una kong kinulik. Sa nakakaano ko, kada pagsasahod ko, bumibila ko, sinusunod ko. Tinutuklasan mo may gano. Kaso ang pinakanatuklasan ko lang dito, pag bibili tayo ng mga crystal, huwag na yung mga nakapalish. Kasi hindi natin alam kung bote yon na nilagyan na lang ng kulay. Yung man-made nga, Tulad na ito. Hindi natin alam kung, ito, mga ganito. Hindi natin alam kung kinulayan lang ba siya o ibang bote ang ano niya. So papakita natin, ha. Ayan, ito yung tinatawag na man-made. Ito na siya, mga kantingero. Yung sinasabi ko kanina na iba yung pinagtipakan na talagang tinipak talaga, o ito naman yung ginawang man-made.
ibig sabihin okay na siya. Para na siyang ano, yun, para na siyang tore. Oh, susuriin niyo maigi. Ang ganda na, 'di ba? Ganitong ganito 'yun, yung bato na, na pinapakita namin sa inyo na pinapakita yung mga bawat hulma ng mga bato na mutya, tapos may mga kanya-kanyang pangalan. Tapos pagka na ano na to, ito na pa yung gawang makina o tinatawag na gawang tao, yung man-made kung tawagin. Ito kasi mga natural. Oh, ito mga natural talaga to eh. So ito. Tapos ito naman yung opal. Opal. Pink opal kung tawagin. Pink opal, ang bigat to. Pink opal. Yun o, para siyang ano no. Alam mo yung mga pinapatuka sa ibon. Di ba? May ano rin yung ganun yun din. Yun o, di ba? Tapos, ito naman yung clear quartz na natural dito sa atin sa Pilipinas. Clear quartz. Mm-hmm. Yun, natural na to sa Pilipinas. Mm-hmm. Meron na tayo neto. Kahit saan ka magpunta ng Pilipinas, meron yun. Ito yung umiilaw din, no? Kapag tinatamaan ng ng tagusan din. Sa tingin ko, kapag ka pinili mo lahat yan, no? Tapos gagawa ka sa side mo ng tipong lampshade mo siya, no? Pwede rin, yung ganito katulad ng itong Himalayan salt. Mamaya papakita natin yan. Himalayan soap yan. Salt lamp. Himalayan salt. Joke lang eh. Himalayan salt. Maganda, no? Kasi kapag ka meron ko sa ilalim na parang lampshade, mas maganda tingnan. Mas maganda tignan kasi mas maganda nga yung fiber parang yung fiber na puti. Parang slab siya. Oh, slab lang siya. Tapos meron siyang ilaw. Tapos pipiliin mo lang yung mga mutya mo na tagusan liwanag. Ang ganda siguro tignan, no? Napakainam siguro nung. Kasi kung sa as a collection, dapat creativity ka na rin sa mga collection mo para pag may bumisita, napakainam yun. Kasi takaw pansin sa mga mata. Isa pa yung enerhiyang pumapasok sa inyo sa loob ng bahay is maganda. Tapos, ito naman yung... Ayan yung sinasabi mong delikado, no? Oo, kasi kumakapit talaga sa kamay. Hindi po pwedeng malanghap ng ibang ano. Yung siguro sa mga bata, bawal to, no? Kasi pansin nyo mga kantingero, para siyang may halong ano, anong tawag nun? Parang mga silver. Silver siya, kung mapapansin nyo. Tapos, ayan o, yung ito. Yan ang bawal pong makalanghap yung mga bata na ano kasi kakaiba po yung ano siya. Para siyang nagbibigay ng ano no. Parang alikabok. Para siyang alikabok. Tsaka pag ginawa ka natin yan pagkatapos ano magugugas tayo? Magugugas tayo ng kamay yan ganyan. Kasi pansin mo kami. Kumakapit nga. Pansin ko to yung ano. Ayun, nag-brown siya. Ayun, kumakapit. Ayun. Tapos ito naman yung garnet stone. So hindi mo talaga to pinaano no, hindi mo talaga to pinagalaw para ipanis no. Ay hindi. Talagang natural talaga siya. Kasi no? Mas maganda yung natural. Alam mo ano siya eh, yun talaga siya eh. Oh, yun na talaga yun. Hindi mo malalaman. Pwede ka pag bumili ka ng ano, pwede yung natural tapos ikaw na yung magpolish. Kasi sigurado ka na dun sa bato. Tsaka sigurado ka na rin na legit no. Yun ang maganda ron. Tapos ito naman yung Kinhaijay. Kinhaijay. Sa Mount Kinhai na China. China. To sa ano sa pinaka bundok nila no. Pero may iba din yung ano nila no. Iba din yung pinagtipakan ng bato na biruin mo. Magkakaiba pala tayo ng mga bato sa Pilipinas saka sa iba't ibang ano iba't ibang bansa. Lalo pa siguro yung mga tinatawag nilang marmol doon talagang legit. Tapos, ito naman yung ano, selenite satin spar. Magkaiba yun. Magkaiba naman yun, no? Ito, optical to eh. Optical calcium. So, yan ito naman, selenite. Ito yung nahiwa na to, no? Yan, parang, grinind na nila. Ginarind na lang nila to. Sa sobra sigurong tigas, no? Hindi naman pwede lagariin to. At saka ano siya, maalikabok yung pag ano. Ayan, no? Ayan yung ano, hindi napapasukan ng negative energy. Parang yung chargeable. No? Kaya yung ginagawa minsan dito sa mga ganitong selenite, ginagawa nilang slab para doon pinapatong yung mga crystal katulad nito pinapatong ito yung pang charge nila okay. At saka pang tanggal ng negative ganyan dahil ito ang nagbibigay ng enerhiya no
Lalo pa siguro sa mga sa nabibilaran siya ng araw at talaga. Ayun, hindi napapasukan ng negative. Ganda siya, maganda yung ano niya. Kung mahahawakan niyo lang 'to mga anti. Sa iba ginagawa yung ano yung ilaw na ilaw, katulad dito. Patuloy. Mamaya papakita natin 'yan. Ayan o, ganyan o. Yun, ganyan pala tawag sa kanya. Para pag ano, tuwing gabi. Maganda yung umiikot pa, no? Yung umiikot na ganyan o. Ang galing, no? O, di ba? Pansin nyo. Para siyang dim light. Lalo pa siguro kung malaki siya, no? Oo, yun. Parang maganda. Yun. Maganda yung pagkakaroon nito. Maganda to. Igawin mo yung slabs, tapos lagyan mo ng ilaw, no? Tapos patong mo lahat yung mga ano, no? Ang ganda. Sorry. Tapos ito naman yung stetonite. Ano? Stetonite. Stetonite. Yun. Kakaiba ano naman, ayan yung lagi kong dinadala pag ano sa trabaho kasi magaang. Morong electric, mas ano siya, mas magaling siya dun sa electrical na ano. Nag-a-aware siya pag makukuryente ka, ano. Iningatan. Nagbibigay siya ng hudyat sa'yo, ano. Ano bang trabaho mo, maestro? Ano bang trabaho mo? Sa mga welder ka ba? Hindi. Nagnanakaw. Yung pala. Yung pala kailangan talaga yung mga ganito. Pag ginalagaan mo, siya mismo ang ano sa'yo, mag-iiwas sa'yo, lalo na sa mga kuryente. Na, you're danger zones. Tapos ito naman yung blue kyanite. Blue kyanite. Itong blue kyanite, mapapansin nyo na parang may mga metal siyang nakakapit din. Ayan o. Yun. Diba? Ayan. Pag inikot mo, ayan o. Yun, blue. Blue kyanite. Meron yung iba't ibang kulay, kaso ito pa lang yung nakukulit ko. Yung iba kasi medyo mahal na eh. Meron yung black. Yan. Nakakamagkano ka na dyan? Siguro to, lagpas na ako ng ano dito, mga, parang mga 10K. Ganun. 10K, okay. Ito naman, hindi ito talaga yung mga precious stone na sinasabi natin. Ito yung mga semi-precious stone at saka yung mga normal stone lang. Kaso pag nag-aaral ka ng ano, spiritual sa mga liyong na karunungan, mas nagagamit mo siya dun. Kasi kung, kaya mo silang pag-anahin dun. Kasi kung collector ka lang, nagagandaan ka lang. Kaso kung nag-aaral ka ng spiritual, napipil mo yung energy. Mas maganda yung nag-yoga ka eh. Yan, diba? Pwedeng sa yoga, sa aral ng iba, ginagamit to. Nagaano sila habang nakaiga, tinututok nila kung saan chakra pwede siya. Tapos, ayun, nagme-meditate na sila. Galing niya. Tapos ito naman yung isang bato na tinatawag na soda light. Soda light. Yun, soda light. Diba, no? Sa mga aral ng mga ganito, mga kaanting eron, di lang yung mga, yung kabibi na naging bato, o tinatawag natin yung mga ganon. Kasi iba-iba rin talaga mga uri ng ano ng kalikasan na hindi lang din natin siguro napapansin kasi mas tinututukan natin yung mga suso na naging bato o yung tinatawag na linta na naging bato. Yun kasi mas common yun na lagi natin tinututukan mga kantingero. Pero sa mga bato naman, meron din talagang bato na talagang mutya din na hindi lang ho natin matutukan maigi na yung iba talaga yung pwedeng talagang pampalaman o tinatawag natin yung iba nga ginagawa pang ano eh habak. Habak. Alam na mga ano yan mga taga Mindanao, alam din nila kung paano to pag-anahin kasi more or less marami silang ano eh, marami silang creativity sa mga ganito. Yun. Tapos ito naman yung pyrite. O tawag dito, Diamante Negra. Diamante Negra. O marami na rin nakakakita nito, mga Diamante Negra. Yung tinatawag nilang tansong hilaw. Gintong hilaw, sorry. Gintong hilaw, yun. Pero pag natutunaw kaya ito, no? Sa tingin mo, ito kaya yung... Possible na natutunaw. O kasi ano siya? Kasi hindi ko lang alam, parang marupok ata yan, yung mga ganyang ano, gintong hilaw. Kasi may nakita ako sa mga baon na nagpalaman nito, ganito ang mga laman. Hindi ko alam kung hindi ko na itanong ah, hindi ko sure kung hindi ko na itanong kung anong kasahan ng pwedeng ang pwede doon kasi ito 'yung nakita ko mga ganito. Siguro sinasabi nila sa ano sa kunat ganun, 'di ba? Kasi ito ano 'to eh. Mabisa 'to sa ano mga kulambarang. Binabaon 'to sa katawan. Kaso 'wag ganito ah, uumbok 'yung ano. Tingnan mo.
Nahawakan ko lang siya. Mm. Oh, di ba? Kumakapit talaga. Hindi siya kumakapit talagang napagtipakan niya. Ibig sabihin, may possibility siya na pwedeng mahalo siya sa bakal, no? Tapos ito 'yung tinatawag na appetite. Appetite. Ito pala 'yung tinatawag na appetite, mga antingero. Appetite crystals 'to. Hindi ko lang alam kung bakit tinawag na appetite o saan sila nagbase. Yun, no. Kaso maganda 'yung pattern niya, parang ano eh. Bundok. Parang turtle 'yung ano niya, pagkakan saka umbok-umbok siya. Umbok-umbok siya, no. Ito, iba't ibang lugar, iba't ibang bato, iba't ibang pinagmulan at iba't ibang bundok. No, sa tingin mo maari, no? Kasi dito sa Pilipinas wala naman tayong ganyan. Oh, wala. Ang common sa Pilipinas itong clear quartz at saka itong mga obsidian kasi galing to sa vulkan eh. Saka isa pa, 'yun yung mga nakikita natin sa kuweba eh. Mm. Alam mo yung mga pinagtuluan? 'Yun, meron. Oh, 'di ba? Crystallized din 'yun. Crystallized ang tawag naman doon, argasonite ata ang tawag doon. Hindi ko lang alam, kaso 'yun yung pagkakalam ko lang, argasonite. Argasonite. Minsan, di ba, makikita natin sa kuweba, di ba, nagmo-moist yan. Nandoon sila sa, di ba? Parang ganun. Yung sabi ng iba, bato ara. Ah, okay. Yung mga nakukuha talaga sa loob, no? Ito naman yung green moonstone. Green moonstone. Green moonstone. Ang ganda. Green moonstone. Iba-iba. Kada iba to iba yung ano eh. Yung ano niya? Yung pin sa kamay. Oo. Ito naman yung amazonite. Amazonite. Yan, kakaiba rin. Amazonite. Sa mga hindi nag-aaltar siguro pwede yan. Pag ano? Sa mga hindi nag-aaltar, halimbawa lang ah, sa mga hindi nag-aaltar, sila lang kaharap mo habang nananalangin. Pwede naman, kasi mas ang aral ng Western, wala naman silang altar eh. Oo. Ang aral nila, moron, ano sila, pagan, kaso ang paniniwala dito sa mga batong crystal. Oo, doon sila bumabase, no? Doon sila kumukuha ng energy, hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala na ano, may lumikha. Oo, kaya dito sila naniniwala, no? Moron na energy sila. Kaso tayo, iba namang pinaniniwala natin. May Diyos tayong pinaniniwala na talaga. Makapangyarihan sa lahat. Oo, totoo yun. Tapos ito, yung strawberry. Red strawberry. Red strawberry. Red strawberry. Quartz yan. Quartz. Red strawberry quartz. Kakaiba, no? Talagang sinuri mo maigito bago mo limusin, eh, no? Mm. Talagang pagkukuha ka ng bato, research, aralin mo kung para saan. Totoo yun. Paano alagaan, paano linisin. Kung ito ba'y legit, no? Mm. Legit pa talaga na, ano, di ba? Saka pag ano, ilang beses na rin ako na-scam na iba-iba yung bato. Kaso pagkatagal-tagal nung na-scam ka, nalalaman mo kung sino nagbebenta ng totoo at nakukumpara mo lahat ng bato kung ano yung original at hindi. Ilang beses ka na ba na-scam? Marami na. Siguro yung mga na-scam kong bato nasa ano. Mga 3,000 pa lang naman, ganun lang. Okay. Kasi ano, mapanuri ako, sinusuri ko talaga bago ako bumili ng bumili. Sayang din sa pera. Oh, totoo yun, kasi pinagpagura mo naman. Ito yung tawag na Phoenix Stone. Phoenix Stone. Oh, Phoenix Stone. So, sinasabi ba ito kapag binili mo, sinasabi ba ito kung saan lugar, saan bansa? Yung iba sinasabi, kaso yung iba, kung magbebenta sila, hindi na nila ano eh. Yung dinidescription lahat eh, kung saan ang galing. Basta't legit, no? Basta't legit na saan. Saka may ano siya, may patungkol kung para saan siya. Okay. Isang chakra, kung ano yung posibilidad na maano natin, makuha natin sa kanya. Kaso sa dinami-dami, nakakalimutan natin. Yun lang. Kailangan talaga nakakabisado mo ito. No? Buti nga, sa tagal, nakabisado mo. Yung mga pangalan, mabilis kabisaduhin. Kaso kung para saan itong bato, yun yung mahirap. Yun, oo. Kung kasi saan siya, kung saan siya pwede, no? Ito hindi ko alam kung anong bato to. Nalimutan ko ng pangalan eh. Pero kasi isa rin to na limos mo. Nalimos ko rin. Iba rin yung ano niya. Tsaka yung pattern niya parang may blue-blue. Sa gilid. Ayun, ang ganda rin eh, no? May nakita akong ano, may nakita akong uri ng ganito sa Amadeo. Pero sa sobrang laki ng bato na napansin ko, meron siyang ano na nakadikit na maliit na nilalang na nandoon siya mismo sa bato.
na hindi mo siya mapapansin, pero pag tinignan mo maigi, tungo, makikita mo siya na nakadikit siya sa bato, para sa sinimentuhan, mga kantingero. Tapos, yung pinakita ko yung picture na yun, kasi hindi ko nga makuha yung bato na yun, sabi nila, engkantong bato daw, na namumuhay mismo ron sa bato. So, ganun pala, may mga engkanto pala na kapag may mga tao, kusa silang dumidikit doon, na kunwari sila yung mga bato. Napicturean ko yun eh, tatlong uring mukha at saka tatlong uring, ganyan sila kalilaki oh. Yung ganyan. Sabi nila, engkantong bato. Na kapag may mga tao, halimbawa naglalagay sila sa batis, kapag may mga halimbawa nagambala, nagdidikitan sila mismo ron, doon ang bahay na nila. Ang galing nga eh. Oo, nagtatago sila. Ganitong kulay nun, pero ang galing. Tapos, ito naman yung smoky quartz. Yun, smoky quartz. Kaya parang smoke yung ano nyo. Puro... Galing din, no? Ano kaya pinagtitipak nila rito, no? Yung sa iba, kasi nakukuha niya malalaki, mga ganito yung malalaki. Na, oh. Mamaya, pakita natin yung malalaki para... Kaso, yung ginagrind na lang nila yan. Kasi, pag binubuo niya naman, ganito, di ba binubuo? Yung iba naman talaga, sinisilsil, no? Sinisilsil, no? Palagay ko sinilsil to. Pag binubuo nilang ganitong kalalaki ng patulis, ayun yung mga tira-tira. Ah, okay. Lalo na pagka binitak-bitak nila, no? Yun. Tapos, makakita nilang maganda at talagang legit. Namutya na ba to? Yun, ito na yun. Tapos, ito naman yung tinatawag na opalite. Opalite. Ito yung man-made o synthetic na bato. Synthetic na bato, no? Man-made. Ito na yung pinaka-man-made, no? Mm. Sila na mismo gumawa na ito, no? Yan. Opalite ang tawag dyan. Opalite. Yun, no? Maganda rin to sa liwanag, no? Mm. Kasi kapag pinag-combine-combine mo sila, para silang ano eh, ang ganda. Tapos, ito yung pyterite na tinatawag. Pyterite? Napakita mo lang rin ba ito kay Tatay Cardo? Yung ibang bato, napakita ko na kay Tatay Cardo. Kaso hindi lahat, kasi sobrang dami, oh. Kasi marami rito, hindi ko makita kung saan pwede magbaon sa katawan ng mga ganitong mga bato. Kasi sabi nila, pagka kalikasan, halimbawa sa tubig, sa hangin, sa apoy, at saka sa lupa, meron talaga yung apat na elemento na binabangon sa katawan na ginamit ng mga grupo mula sa Cavite na kung saan ay tinatawag nilang, hindi ko na ho babanggitin, pero pagdating ho sa talagang ratratan o digmaan, nandoon po yung nakabaon. Oo, apat na elemento ay talab. Kahit na hindi, ano lang, apat na elemento, hindi na ho sila naglalagay ng medalya o tinatawag nating medalyon, tagtad lang ho sila ng mga tinatawag na tato na puro sagrado. Meron silang samahan na ganun na may nakapangalan at nakilala yun sa buong Cavite. Tapos ang mga ginamit ay apat na elemento. So ito pala yung mga ganito, no? Tapos ito naman yung peridote na tinatawag. Peridote? For business din to. Ah, for business din to, no? For pwede mo siyang ilapag, no? Attraction, no? Mm. Lalo na pag nasa may negosyo ka, tindahan, pwede mo siyang ilapag dun sa ano? Sa kahaan. Okay din, no? Yan, para makita nyo rin. Pwede sa mga bintana, sa harap ng pinto, no? Pwede siya kahit sa ano. Kahit sa ano. Kaso sa aral ng pungsuy, may lagayan talaga. May lagayan talaga sila, oo. Kaso sa aral naman natin dito sa ano, kahit sa naman pwede. Kasi dinadasalan natin sila. Oo, totoo yan. Tapos, ito naman yung lapis lazuli. Yan yung lapis lazuli, no? Ito yung kay, ano, kay, anong tawag na? Kay Ino. Pinagsulatan ng tablet niya ng ano. Ibig sabihin sa ibang bansa mo to binili? Galing yung ibang bansa. Sa ibang bansa rin na ano binili. Oo, sa ibang bansa binili. Tapos tinaransport dito sa Pilipinas para ilimos o tinatawag na ibenta, no? Ito yung sabi nila, lapis lazuli. Kaso hindi ako sure kung yan talaga siya na ano. Lapis lazuli. Pero, ang antingero. Nung una kasi hindi nyo makita, ginto po yan.
kahit ipasuri ho natin ng ano, walang alisang pwesto, pamatot pamanggulo, ginto po yan. No, napakainam, di po ba? Parang pinagsulatan ng Book of Enoch. Ayun, no? Maganda ng mga ginto niya, no? Kung susuriin mo, may higit. Ganda, no? Talagang, eto, hindi magalimus mo makakabuto ng ano, gramo. Maliit lang to, lalo na pag tinunaw. Napakaliit lang sobra nito. Oo naman. Hindi pa naman siya ano eh, kasi titipakin pa yan eh, no? Diba? Tapos ano, sasalahin. Sasalahin pa yan. Tapos ito yung tinatawag na ano, Green Onyx. Green Onyx. Green Onyx. Inam, diba? Green. Ang ganda nga pa. Green Onyx. Tapos, ito na yung mga quartz na tayo sa nasa quartz, oo. Oh. Yan, saan ang gusto mo dito? Ito, sige, unahin na natin to. Ano yung mga clear quartz na natural sa atin? Clear quartz na natural na. Pero dito, ito yung nakikita natin sa ano, no? Sa mga, ano, di ba? Dagat, batis, no? Mga bundok. Sa mga bundok, yun. Madalasan. Pero karamihan dito yung mga nadadaluyan ng tubig. Kasi doon sila nabubuo, eh. Sa tagal ng panahon. Sa tagal ng panahon, doon sila nabubuo. Ayan po. Di po ba? Ngayon, mga kantingero, baka mayroon kayo napansin na ganito. Ano tawag dito? Clear quartz. Clear quartz. Pero isa rin siyang mutya. Pero hindi pa ito naman man-made, ah. Kumbaga, mismong pinagpitakan pa lang ho ito. Maraming uri kasi ito na pwedeng, ano, yan, pwede, yan ito, pwedeng, yan, to. Yan ang mga ginagawa nilang, ano, sa mga hikaw, sa mga nababalutan ng mga ginto. Tapos sa mga porcelas ng mga babae. Yan. Yan yung mga yan. Yan ang kukunin nila para ima-man-made. Ayan. Gagawin pa nga nilang diamond yan eh. Kaya nilang gawin diamond yan, mga kantingero. Kaya minsan, basat otak ng Pilipino, walang imposible. Kaya minsan huwag tayong papalito. Oo, huwag tayong minsan mapapalito na, uy, okay to, diamante to. Hindi to, diamante. Isang uri lang yan na ano, yan. Very common sa Pilipinas na quartz. Kaya sa mga malilikot ang utak, kayang-kaya nilang gawing diamante yan. Maniwala kayo sa hindi. Tapos, ang bigat ah. May halipang lupa-lupa yun. Tapos? Ayun, pare-pares lang. Pare-pares lang to, no? Itong pinaka-ano, the best na nakita ko. Mga kanting hero, yan, no? Hindi ko napakita ng buo to yun, nung pinahapyo ko yung video na yun eh. Ayan. Alam niyo po ba kung anong uri ng ano to, ng mutya to, mga kantingero? May alam mo ka ba na pwedeng tawag dito? Ang pagkakalam ko lang, sabi ng seller, ano yan, yung dahon na naging bato. Oh, yun, dahon lang na naging bato, pero wala siyang tinatawag na scientific name. Pero suriin niyo maigi. Alam niyo yung pinaganawa na sa mangga yan, meron eh, di ba? Yung, anong tawag niyo, malalaking langgam na pula? Antique. Yung mga antik, yung mismong pinagkuluban nun mga kantingero, yung binuo nila para maging bahay, eto na po siya, naging bato. Ang palagay ko nga rito sa kulay brown na to is ano, dahon ng mangga. Dahon ng mangga to. Kasi yun lang naman ang pwedeng mag-transform eh. Pakita na, yung likod niya. Ito sa ilalim. Hindi, yung kabila mo, kasi ito yung dahon. Makikita. Ah, okay. Ito pala, ito. Ayan o, yung pinakadahon nila mga kantingero. Ayan, di ba? Yun o. Tapos yun yung ilalim niya. Nakatayo to eh. Yan ang tayo niya, ganyan. Palagay ko nga to, parang binahayan to bago siya maging bato. Ang sabi ng ano yan, nag-ano sa akin. Nagbenta. Galing kuweba daw yan. Ah, kuweba o. Ayan pala, yung mga natipon-tipon na dahon doon. Sa tagal ng panahon. Naging ano na. Naging bato siya, no? Ibig sabihin, meron din natirahan din siguro ng mga engkanto to, no? Siguro, hindi ko lang. Oo, kasi kung sa kuweba, eh wala namang masyadong tao ron. Pangalawa, ibang ano ron, ibang prima, no? Pangatlo, eh minsan lang sila na sisigatan ng araw, kundi hangin lang na pumapasok doon, no? Pero kung susuriin nyo, may mga pintu-pintong butas yan. Pero mabigat. Mabigat siya. Yung dahon niya mismo nagkumpol.
Ayan. Tapos yung mga ito, yan po yung mga bato na naging buhangin na naging bato, no? Ayan, no? Ang ganda, di ba? Pero ang bigat. Suwabe. Ganun ang pagkakatayo niya, no? Mga ganyan. Ang ganda, eh. Ay, meron ka rito yung ano, di ba? Uling na naging bato. Yun. Ito yung tinatawag nilang uling na naging bato. Okay, di ba? Ayan, no? Uling na naging bato. Ayan. Oh, di po ba? Ayan na siya, oh. Ayan yung bato niya. Tapos ito naman yung isang uri ng ano, uling din na naging bato. Uling din na naging bato. Ayun, no? Uling din na naging bato. Pinagtipakan din to, no? Tinipak ko yan. Ah, tinipak mo. Ang ganda, no? Ah, magkadikip yun? Hindi, hindi. Iba. Magkaiba yan. Ah, okay. Ganda, oh. Tapos meron pa ba tayo na dyan? Yun na yun, yung pinaka ano. Ngayon, mga kantingero, ipapakita naman namin sa inyo kung yung pinaka man-made niya. Yung mga pinakita namin bato, yung pinaka man-made niya. Pwede ko itong hawakan. Yeah. Pero alam mo kung ano mga bato to? Ito yung... Ayun yung ano, dragon bloodstone. Dragon... Ay, oh, dragon blood. Dragon bloodstone. Ito, man-made na po to, ha. Na machine na siya. Hinulma na siya sa machine. Tapos dito, kinortehan nila na parang tore. Yan. Okay na, di ba? Ito na yung batong pinakita namin na tinipak-tipak lang. Ngayon, okay na siya, di po ba? Man-made na po siya. So, etong orange. Ayan yung orange. Tawag yan. Ano, bloodstone yan. Bloodstone to. Bloodstone to. Ito. Dragon blood. Dragon blood. Yo, ito na po siya. Tapos, ito. Ayan yung amethyst. Amethyst. Yun. Tapos to. Lapis lazuli. Ah, ito na yung lapis lazuli? Oh. Eh, yun na yung kanina. Papakita nga natin. Ang galing, no? Before and after pala to, no? Before and after. Yeah. Ayan, ito na pala siya. Oh. Ito yung lapis lazuli na may gold. So, nawala na yung gold dito. Siyempre, kinuha na nila. Nabibenta yun, eh. Ito naman ang ginawa nila ngayon sa bato. Lapis lazuli na pinaganuan ni Inok, no? Ayun sa tablet. Sa tablet, o. Oh. Sabi ng iba, kasi... Oh. Sa paniniwala ng iba, siyempre, pag reserve, o. Oh. Ito naman... Citrine yan. Citrine. Meron tayong citrine dyan, di ba? Ito yan. Ito yan. Oh, ito na pala yun, citrine. Ito yung citrine. Ngayon, naging okay na siya. Pero may nilalagay silang formula rito, eh, no? Para maghulma to, no? Hindi ko lang alam kung ginagrinder ba nila, no? May machine talaga sila. Machine para to, malamang, kasi tingnan mo yung pagkakaano. Diba? At saka sa iba, yung mga ganyan, ang galing, ano? Pagpatagal ng panahon, mas tumataas yung value. Ah, okay, oh, sa market. Parang ano, no? Tapos ang pinakalas, ganun din. Ayan yung clear quartz. Ito yung may mga bubbles sa loob, no? Ayun, no? May mga bubbles sa loob. Hindi ko lang alam kung yan yung totoong clear quartz, so ano siya, yung glass lang. Ganda, no? Kung lalagyan mo siya ng ilaw, maganda rin, mas lalo pa. Ang dami niyang ano rito, mga antingero. Marami rito siyang parte, mga antingero na ano. Ito, sige, ano nga yung ano? Ito yung, ito, puro quartz yan. Puro quartz to. Sige, yan muna dalawa. Puro quartz, iba't ibang quartz, pero isa lang ang pangalan. Ah, okay. Yun. Ito rin yung isa. Yun, di ba? Nakikita sa kuweba, marami to. Ayan. Actually, isang buo yan, na nakatakip pa niya. Oh? Ang tawag nila dito, geode quartz. Geode quartz. Kasi ano siya, yung tumpo ko yan. Ito yung cluster yan. Eh, ayun. Parang isang pinagmulan, no? Sige, yun. Ayan yung ibang ano din yung quartz. Ito rin yung quartz na ano, yun o. Ginawa na nilang tori, ginaya, no? Hindi, yan talaga yung ano niya, natural na ano niya. Hindi, ibig sabihin, eto na talaga yung hulma, di ba? Hindi yan inulma, yan yung natural ano talaga nila. Yung tapos ginaya doon, no? Oo. Ah, okay, ito na pala. Ito yung original, no? Yan yung mga original talaga na ano. Ang galing, no? Oo, yan, no?
Kung paano sila lumalaki, ganyan talaga patulis pataas. Tumataas yan, no? Mm. Para siyang halaman. Mm. Ayun, no? Ganda. Mm. Tapos, eto pa, oh. Yun, no? Pwedeng pwedeng ibaon sa katawan to, ah. Mm.